Kumusta kayong lahat? Ngayon ay update ulit tayo. Dito pa rin tayo sa ating usual stove na walang chamber. Walang nozzle. Okay, so this time, ang experiment natin, kaya-kaya niya mag-perform kung ang kanyang ibabaw ay lalagyan natin ng semi splash proof. Okay, so sinisimulan ko na rin kasing pag-isipan na para sa ating safety lahat yung aking mga gadget. So dapat meron itong mga splash proof kasi alam natin na delikado. Okay, so ang naisip ko sa kanyang prototype na gagawin ay ito. Okay, so ito ay semi splash proof ang design ko nito. Pang heavy duty na kala nito. Medyo talagang malaki. Kaya may hirapan kapag maliliit lang yung ating pinaka-chamber. So ito ay design ko sa mga malalaki kong used oil stove. Kasi meron akong mga malalaking used oil stove. So itong isa sa ginawa kong splash proof. Okay, so semi lang ito, semi. Okay, so tingnan natin ang magiging performance nito. Okay, so ito ang ating used oil stove na walang chamber. Malinis yan. Walang ano yan. Walang nozzle. Okay, so walang nozzle yan. Okay, so yan ang kanyang itsura. Hindi ko pa nga lang naikakabit yung pinaka-housing niya. Kasi test fire nga lang muna tayo para makita natin ang talagang performance nito. Okay, so sindihan na natin. Tingnan natin kung anong magiging performance nito. So, hindi na ako nagamit ng mga tissue o kaya papel kasi side style ko. Pabayaan nyo na lang sila. Okay, so ang pangasisindi ko lang, crudo na may halong konting gas. Okay, so simulan na natin. Okay, so binuhusan ko lang ng konting gas. Then, sindihan na natin. Okay, then yung nakagat natin yung blower natin. Ano ba? Hindi pala natuloy. Hindi siya nagsindi. Lagyan natin ng konti. Okay, so hayaan muna natin siya makabawi. Hayaan lang muna natin siya mag-init yung ating kwan. Yung ating chamber. Pagka nakita na natin buo na yung apoy, saka natin na lagyan ng source ng oxygen sa loob. Hayaan muna natin siya makabuelo ba? Huwag natin bibiglay. Then pag nagbukas tayo ng ating kuwan, ng ating blower, konti lang muna. Mga number 3, number 5, huwag natin kagad ilalagay sa maximum. Okay, so ilalagay ko na ito sa number 5, yung ating blower. Nakita nyo, nagbago performance. Ayun, umiikot-ikot na siya. Okay, so yan ang naging performance niya nung binuksan natin yung ating blower. Ayan na, hayaan muna natin siya umikot ng umikot dyan. Okay, so meron pa rin siyang vortex effect. Pagka nakita na natin na umaangat na yung apoy sa ibabaw, saka na natin ilagay itong aking kwan, itong aking semi-splash proof na ito. Hayaan muna natin painitin yung ating chamber. Kasi bumubuelo pa yara yara, nagsisimula ng umahon. Hayaan muna siya umahon sa dyan. Pagka nakabuelo na siya, ayan ang kanyang performance. Totoo kanya mga alam. Unti-unti nang aahon yan. Ayan, blueprint na blueprint siya. So hayaan muna natin siyang mag-init. Okay, so painitin muna natin siya. Baka nga lang naman, nakatayo ako dito. Okay, dito na lang, balik na lang tayo rito. Okay, so ayan pa naman siya. Antay lang natin na umahon yung apoy niya. Medyo kabisado ko na kasi itong ating
kalan na ito. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo lumalampas na sa ating chamber yung apoy. Dito na sa first ako, nakikita ko talagang maahon na. Kaya lang parang visible yung kanyang blue flame. Invisible. Malapit na sa taas yung ating blue flame. Ayan, nakaahon na siya sa ating one. Sa ating chamber. Ngayon naman, ilalagay ko na itong ating semi-splash proof. At titignan natin kung kaya niyang palabasin o kaya niyang mag-perform kapag meron siyang semi-splash proof na nakalagay sa ibabaw. Kasi yung ibang mga kalan, pag nilalagyan ng splash proof, nahihirapan, nasusuffocate, kaya hindi makapag-perform ng maayos. So ito, ngayon ko lang ito itatry sa kanya. Kung magpe-perform, although na itong aking splash proof na ito, na-try ko na sa ibang kalan ko. Pero dito sa aking version 2 na kalan na walang nasela, hindi ko pa natetesting. Ngayon ko palang masusubukan. So sa tingin ko, pwede na yan. Maahon na yung apoy. Nasa ibabaw na eh. Nagpapunction na yung ating pangalawang layer sa mula sa ilalim. Pero mas maganda diyan kung talagang naka-full blast na siya. Yung ibig ko sabihin, kung yung pating ibabaw na layer ng ating daanan ng hangin ay nagpapunction ng maigi bago natin ito iisa lang. Pero gawa nang tayo nagde-demo ngayon, subukan na natin para malaman talaga. Okay, so ilalagay ko na itong aking semi splash proof. Ayan. Plate ito na 1/4 ang kapal. Ayan. Ang design na ito, medyo nakapanayan ng konti. Parang umbrella type. Ayan, kaya nakikita nyo, may mga guhit-guhit yan. Daan ng ano yan. Daan ng grinder, cutting disc. Kaya kung makikita nyo, parang siyang ano, nakatupi ng kaunti. Kasi lalagyan na natin. Tingnan natin kung kaya niyang palabasin niya sa ibabaw na yan. Kaya niyang mag-function na ang gamit ay semi-splash proof. Sentro natin. Sentro natin. Okay, so yan ang kanyang performance. Okay, so far hindi siya nagbubuga-buga. Ang titignan natin, kinakailangan lumabas siya dyan sa pagitan na yan, yung apoy na ating inaantay para makita natin na nagpa-function. So, kalalagay pa lang natin yan. So, antay-antay tayo ng konti kasi nagsisimula pa lang yung ating one. Kalalagay pa lang natin. Okay, so ang setting natin dyan, nasa number 5 pa lang. Ayan, pero kung mapapansin nyo, lumalabas na sa ating one. Kita nyo, blue flame na yung loob. Medyo lumalabas na. So, ilalagay natin ito sa ating, tataasan natin yung setting natin. Tingnan natin kung kaya niya palabasin. So, ayan na. Lumalabas na sa ating kwan. Sa ating umbrella. Sa ating splash proof ang ating mga apoy. Patatagalin pa natin ng konti. Antayin muna natin siya na mag-perform ng maayos. Sa-centro pa lang maayos. Mura sa center ito. Sa sentro na siya. Okay, pagdalin natin. May konting kabo. Okay, so ayan. Nakikita nyo, nagpa-function na. Lumalabas na ng konti-unti yung ating one. Yung ating mga blue plane sa gilid. Okay, so babalik na rin ko na itong camera ko para mas natututukan yung idea.
Okay, so ito ang performance niya nung masalangan natin ng semis plus proof. So yan ang kanya performance. Pwede rin siyang salangan ng semis plus proof. Mahirap kasi ito kasi malaki yung ating kwan, yung ating plus proof na ito. Malaki yung ating chamber. Yan, kung makikita nyo, labasan na. Habang tumatagal, lalong lalakas yan. Antayin lang natin ang performance nito kasi lalagay lang bago pa lang lagay yung ating kwan, yung ating ngayon pa lang siya bubuelo. Tingnan natin ang total performance niyan. Kung po pwede siya sa ganyang semis plus proof na yan. Okay, so tumataas na nang tumataas yung ating apoy. Kaya lang for the meantime, purple lang ganyang binibigay. Subukan nating salangan niya ng kwan, ng kaserola. Nakita niyo yung transformation, naging asul siya nung sinalangan natin ng nung sinalang natin yung kaserola. Teka lang, isa-sentro ko lang. Okay, kung napansin niyo kanina, talagang mayroon siyang orange nung sinalang natin yung ating kaserola. Ayan. Nag-transform siya. Naging blue flame na siya. Lahat na nang bumabaybay ay naging kulay asul na. So isang litrong ano yan, isang litrong tubig yan. May nakikita akong dumi ito. Dumi lang ito. Yung tinatanggal ko kanina eh. Ayan, parang may ano, ayan. Nakakasira ng view. Parang abo yun. Okay, so yan. Yan ang kanyang performance. Ito ay isang litrong tubig. Mahigit yata isang litro ito. Okay, so okay naman. Walang buga-buga. Ano kaya kung urasan natin ito? Okay, so kasasalang lang natin siguro mga 1 minute yung ating nakakalipas. So less than 1 minute. Ipifix ko lang tong camera. Tingnan natin kung kaya niyang pakuloyin yung isang litrong tubig na yon. Palalakihin ko na lang ng konti. Hindi visible ang apoy. Dito kaya. Medyo kita ng konti. Malaglag cellphone ko. Okay, tignan natin kung mapapakulo niya yung isang litrong tubig na yon. Naaninag nyo ba? Galain na nga lang natin. Parang boring kapag walang galaw. Yan, may gipa rito. Kita ng konti. Okay, meron tayong visible na nakikita ka na, nakikita na blue flame. Ayan, papunction yan. Mabaybay siya sa labas. Hindi na masyado makita. Umahalik din naman siya sa ating kaserola. Dito mas visible kasi masyado maliwanag kasi. Kawawa naman tong kaserola ko na to. Siya ang ginawang experiment. Lagi-lagi na lang siya. Ayan. Hindi na masyado maninag pero blue flame na blue flame yung galing sa loob.
Okay, so gumagana siya sa semis plus group. Ayan, may vapor formation na kaagad tayo. Nagsisimula na kaagad umusok yung mahigit 1 litrong tubig. Ayan, maski mabuhusan na yan, wala. Babagsak lang yung tubig dyan. Nakikita nyo naman yung design na yan. Walang napakaliit ng chance na pasukin yung tubig ng ating ng ating chamber. Kasi tingnan nyo yung kanyang itsura ng ating semis plus proof. Ayan, malakas na yung vapor formation. Tingnan nyo yung kanyang itsura. Ayan. Ayan o. Malawak yan. Okay, so subukan nating lagyan ng additional na langis. Baka mababa na yung kanyang kwan, kanyang level. So dadagdagan natin ng langis. Tingnan natin kung magbabago ang performance. Uy, pasobra yata. Ayan natin. Natapunan ko yung ibabaw. Okay, so ayan natin. Okay, for the meantime kasi ganito lang muna tayo. Salin-salin lang muna sa ibabaw. Kasi nag-experiment pa nga lang tayo eh. Okay, nung malagyan natin siya ng langis sa ibabaw, natapunan kasi yung ibabaw yun, basa. Tumulo tuloy dito. Antayin natin na makabawi. Tingnan natin kung makakabawi siya ng performance niya. Wala, nag-experiment kasi tayo eh. Kaya lahat ng risk na kailangan eh, nakahanda tayo. Andiyan yung matapoy ng ang manti, ang use oil. Medyo na parami yung aking lagay. Ayan, unti-unti nang lumalabas uli sa mga side na ito. Yung ating langis. Ah, yung ating apoy. Ayan, nagpa-function na uli siya. Konting antay pa tayo. Kasi ang pinaka-target natin dito, mapalabas sa ating, mapagana yung ating splash proof na yan. Parang talagang splash proof na rin ito eh. Kasi yung pwede ng kaldero, nakadampi naman yan dyan sa butas eh. Tsaka malawak yung paglalagyan ng kwan. Kaya lang, kaya ko sinabing kwan, kasi talaga may chance na baka yung pwede ng kaldero, may bumaybay pa rin sa butas na yun, yung tubig. Kaya sinabi ko lang ito na semi. Pag sinabi talaga natin na pag ginawa talaga natin yan na kwan, na talagang splash proof, either natakpan natin yung butas na yan, ipipix natin yung butas na yan, or temporary na lalagyan natin ng kwan, ng takip talaga. Okay, testing lang. Lagyan natin ng konting takip yung butas na yan para maging ano na talaga siya. Maging splash proof na talaga siya na 100%. Okay, so subukan natin takpan ng butas niya sa gitna. Tignan natin kung kaya pa rin niya. Okay, so maski may yan ang 100% na splash proof. Kasi wala nang butas. Wala nang daanan ng haang tubig diyan. Okay, so tatanggalin muna natin itong ano kasi testing lang naman yon. Hindi pa ito bida ngayon eh. Iba ang bida ngayon. Siya lang muna. Okay, so susubukan natin uling salangan yan. Ayan, pagka sinasalangan natin, nakikita nyo yung transformation. Ang yellow flame nagiging blue flame. Ayan. Naging pure na asul na siya. Kanina, mahina kasi ang konti lang ang ating langis, kaya ganun ang performance. Nung malagyan natin, madagdagan natin ang langis, yan, naglabasa na yung mga kwan. Naglabasa na yung mga blue flame. Ayan, nagmabay-bay na talaga sa kanya. Ayan, o. Ayan, blue-blue na talaga. Nawala na yung orange. Nahiya na.
team na yung humahalik sa pwedar ng ating kwan, ng ating kaserola. Nagsisimula na ulit yung vapor formation niya. Pwede pala ito sa ating semi-splash proof. Kakangalay ah. Dahil sa lugar na pa. Against the light ako ron. Okay, so yan ang performance kapag ka merong one. Kapag ka merong semi-splash proof. Nawala yung pagka-orange. Pati yung apoy sa loob ng ating chamber, masisilip natin. Ayan, talagang asul na asul yung sa loob. Malakas na kagad ang vapor formation niya. Oh. So, ibig sabihin, kaya niyang magluto rito. Kaya niyang magpakulo ng tubig. Mabilis siyang, ang bilis ang reaksyon eh. Oh. Nag-iinit ka agad yung ating kwan. Yung ating tubig. At walang buga-buga. Hindi siya nagbubuga-buga. Ayan o. Oh. Banayad na banayad lang ang kanyang dating. Hindi na masyado makita eh. Kasi, ano eh. Tapat ako ng bintana. Di tayo si medyo magiging. Pinahangin pa ng malakas. Ang lakas na nang usok sa ibabaw. Pang heavy duty ito, itong aking semi-splash proof. Masyadong malapad. Lakas na ng ano. Lapit na kumuluyan. Against the light talaga. Ayan, asul-asul talaga siya. Banayad na banayad ang dating ng ating kwan. Walang buga-buga. Sakto lang yung kanyang lakas ng pressure. Hindi masyadong maugong. Vapor formation niya. Kasi yan, nagsisimula ng kumulo ng konti-onti. Yan, nagsisimula na. Tsaka malaki yung kaserola na yan, oh. Hindi yan maliit na kaserola. Yan ang pan-testing ko rito, eh. Ang nagbabaga lang yung pinaka kwan, tawag dito. Pinaka holder natin ng ating upper portion na plate. Pero yung ating splash proof plate ay hindi nagbabaga. Ang nagbabaga lang yun, yung patungan lang mismo. Yung apat na pinakasalo. Walang epekto sa ating splash proof yung kwan, splash proof plate yung apoy. Hindi siya nagbabaga. Ayan, nakikita nyo, lampasan talaga sa kwan, sa kaserola yung ating kwan. Ang nagbabaga lang yung apat lang na pinaka-suporta. Okay, so ayan, kulo na agad. Ayan, kumukulo na. Okay, so wala pa sigurong ano? Wala pa sigurong 5 minutes, napakulo na natin kasi paputol-putol tayo. So, sa madaling salita, kaya natin magluto rito. At gumagana yung ating splash proof.
semi splash proof. Ayan. Pagka ganito, safe na tayo magluto rito. Kung nakikita nyo, medyo pa slant yan. Kaya pag may bumagsak na tubig dyan, diretsyong pababa yan. Lampas sa ating gawan, sa ating tubo. Okay, so ayan, banayad na yung kanyang performance. Oh. Okay, so ayan, kulong-kulo na yan. May 1 litrong tubig yun. Okay, so babalik tarin ko lang itong ating camera. Masyado nang mahaba yata. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Nakita natin na nung sinalangan natin siya ng semi-splash proof, pwede rin ang kanyang performance. Banayad na banayad pa rin ang kanyang performance. Ano? Okay, so next time naman, yung talagang 100% na splash proof ang gagamitin natin dyan. Meron na rin akong ginawa, abangan nyo. So ito yun. Okay, so maraming salamat sa mga subscribers. At sana may napupulot kayong idea sa paggawa ng mga ganito. Yung mga semi splash proof, yung cover na yan sa taas, yung ganitong klase mga kalan, sana makagawa rin kayo. Tayo namang mga Pinoy, isang tingin lang eh, alam ko naman eh, kaya yung birahin ito. Basta trial and error lang, makukuha nyo rin yan. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana huwag kayong magsawa sa aking channel. So hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.